Grabe, nakakaiyak talagang grabe guys ang nangyari talaga kay Tatay Teng. Kaya kung kayo po sa mga nanonood, talagang mapapaiyak at mapapa-aw ka talaga dun sa kwento ni Tatay guys. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. 40 days video, ayan, mag-react po tayo dito sa ating first episode natin dito sa Kwento Mo, Aral Ko. Of course, yun nga, pintahan po natin si Tatay Teng at maraming nangyari po dun sa kwento niya at saka maraming mga nabighani na maraming mga taong mga good comment at maraming good comment sa kanya, good comment sa akin. And I hope sa lahat po ng mga tumulong, salagang grabe. Thank you po sa inyo kahit mga konti lang yan guys. Kahit piso, 2 piso, 3 piso o 50 pesos man yan, malaking tulong po yan, okay? Pagka-importante po guys sa pagtumulong tayo, bukal sa puso natin na tumulong talaga. At hindi po ako humingi ng tulong sa inyo na ipinipreso ko po yung pagtulong sa kanya, kumbaga hihingi akong tulong sa inyo. Basta importante po dito, bukal sa puso nyo, okay? Dahil po dito sa aking programa guys, I hope humingi po ako ng sana mabenta at bumili po kayo ng aking mga t-shirt. Especially available na po yan kung gusto niyo pong bumili for only 499. Sigurado marami na po kayong matutulungan na tao. Okay, at nakikita niyo po dyan sa aking screen. Ayan sa likod ko po na si Tatay. Ayan po, at nakikita niyo po dyan lahat na nangyari from the past week. 1 week po kasi yan, di ba? Kaya I'm so thankful sa lahat na po ng mga tumulong. Especially kay Ma'am po ako, Andrea. Si Ma'am Weng, Yura Bakal, maraming salamat po. Especially sa Team Zombie, maraming salamat. And sa lahat po ng mga cameraman, shout out sa iyo. Thank you. At tulungan niyo ako mag-camera dyan. Si Cor at saka yung kasama niya. And maraming salamat po sa konting tulong yun at natutuwa si Tatay po sa atin. Okay? Yun lamang po guys at binahagi ko lang po yung experience po na sabi niya Tatay. Actually, na-experience po yung maganyang buhay talaga at least kahit naman ngayon at na-experience ko po siya, pero siyempre bilang isang tao kailangan natin magsikap talaga at tatagan natin yung loob at kumapit kay Lord para pagdasal natin na ganito, bigyan natin ng kalakasan ng loob siyempre. At thank you rin po sa lahat po ng mga nag-share, mga nag-like at mga nanood nito at ang hangarin ko lang po makatulong po sa kanila. And the following day guys, in the following weeks, abangan nyo po kung saan po ang target ko ngayon para kung sino po ang kwento ng buhay para matulungan po natin. Ito po muli si Edward Laksina, Kapugi ng Time Lock City. And huwag nyo pong kakalimutan, please don't forget to like and share and follow na po ang aking Facebook page at especially guys ang aking YouTube channel. Thank you and God bless you. Bye-bye.